Hello guys, welcome to another vlog. So for this video, share ko lang yung mga food trip namin. Again, puro na lang food trip during this month of May. Ayan, sinimulan natin sa fireworks. Hindi ko alam bakit ang dalas may pa-fireworks dito sa amin. So ayun, kung interested kayo na malaman kung ano yung mga latest recommendations ko kung saan masarap kumain, mag-chill, tumambay, just please keep on watching. So, ang first stop natin is in Okada, Manila. So, if you don't know guys, actually dito sa Okada, hindi lang siya basta hotel or casino. Para din siyang mall and maraming pwedeng kainan or tambayan na restaurants inside. And for this visit, nagpunta kami sa Fridays. Wala, nagkakatamaran na kasing mag-isip kung saan kakain. So, ayun, Fridays na lang. And ayun, may takeout na cake pa from Mary Grace. I was with my best friends, April and Faye. Ayun. Nag-order lang kami ng bundle meal dahil mga gutom na kami. So, para hindi na rin mag-isip. Okay naman, as always, sa Fridays. And ayan, so nag-iikot-ikot lang kami and then picture-picture for content, post-post, ganun. Yan, pak! Oh. Be prepared lang guys kapag weekend kasi medyo matao talaga dito sa Okada. So parang mas recommended ko na pumunta kayo on a weekday para mas makapag-picture-picture with the less photobombers. Pero ayun, maraming aesthetic na pwede pagpicturean. And ayan, they always have this fountain show kapag gabi, I think. And every hour siya. And nagpe-play sila ng song to match the fountain movements. And nakaka-relax siya panoorin, to be honest. Ayan, so syempre nagpicture-picture din kami. Ayan, selfie-selfie, pak, fresh. And ayan, so nung nag-decide kami na magpunta sa lounge nila, closing na pala, so hindi na kami pinapasok. And so nag-decide na lang kami na mag-dessert and coffee somewhere else. And ayan, share ko din na magandang pumunta dito sa Feeling Station Bar Cafe in Makati. Medyo along red district siya talaga. So, medyo hindi maganda yung environment sa baba. So, be prepared. So, ayan guys, check nyo yung menu. Medyo higher than average yung price niya. Pero maganda naman kasi yung ambience dito. Para ka talagang pumasok sa time machine and na-transport ka sa isang 50s, 60s diner. Ayan, bongga rin yung selection nila ng desserts and cakes. And super affordable actually yan. Yung, like yung frozen brazo na bestseller nila, 135 pesos lang yan per slice. And masarap talaga siya. So, I will really recommend na kung di nyo pa natatry dito, maganda siya puntahan, guys. So, ayun, kung sawa na kayo magtambay sa mga typical coffee shops like Starbucks, Coffee Bean, try nyo dito sa Feeling Station, guys. So, another beautiful day and another gala na naman tayo. So, for this time, nagpunta kami ng Greenbelt, Makati. And nag-try kami kumain doon sa Nanyang. It's a Singaporean-inspired restaurant or cafe. And I can say, for someone who lived in Singapore before, kuha nila yung vibe ng mga food na natry ko before sa hawkers sa Singapore. So,
may authenticity talaga yung flavor dito sa dishes nila, and super affordable din. So yeah, I will recommend this to you guys kung gusto nyo makatry ng something different sa mga usual na kinakainan dito sa Philippines. So after that good lunch, ay naglakad-lakad lang kami sa mall, and surprisingly, hindi masyadong matao kahit weekend siya. So it was a Sunday, by the way. And ayun, medyo surprised lang kami na hindi super crowded. So I can recommend rin na maganda mag ikot-ikot sa Greenbelt even on a weekend versus other malls dito sa Pinas. And ayan, nag-decide kami na mag-coffee and dessert here at Wildflower. So ayun, hindi ko siya first time matry, and I can say na masarap talaga yung pastries dito ever since first time ko siya matry. Hindi nang babago yung quality and consistency nila. So nag-order lang kami nung pastry board nila, as they call it, which includes 4 kinds of pastries na for only 495 pesos. And I think not bad na siya considering the good quality of their pastries. And yung coffee nila is affordable din, not bad na for a range of 170 to 200 pesos per order. So ayun. And again, we will try another cafe na naman. And for this time, it's donuts. It's called TD & Co. And may Jayco vibe siya, I have to be honest. And affordable din yung donuts nila. And we got it like 500 pesos for a dozen already. And malalaki talaga yung donuts nila. And okay yung variety ng flavors. And when I tried it, okay naman siya. Masarap naman. Worth the price naman siya, guys. So, good job, diba, for this local brand, if I'm not mistaken. So, for this last trip, our coffee run, nag-takeout lang kami from Coffee Bean ng cakes. Pero sa Starbucks kinain, diba? Savage. Charot. Pero ayun, tumambay lang din kami rito ni April. And chikahan as usual. Ganyan lang yung mga simple hobbies namin pag nasa-stress kami sa life. So ayun lang muna for today's vlog, guys. Please keep on supporting me so I can create more content like this. Thank you so much, guys. And till next time. Bye!